Nagsalita na nga finally itong si Dillon Brooks matapos nga silang matalo sa LA Lakers. Pero bago yan mga idol, panoorin muna nga natin itong si Stephen Curry at ang kanyang trash talk matapos na mapanigurado niyang panalo na nga ang kanyang team against sa Kings. Matapos nga ng foul na ito mga idol ay na-hype si Stephen Curry at sinabi niya na light the beam. At I think alam niyo naman na ang light the beam, ayan nga mga idol ang parang signal na ito ngang tingnan Sacramento Kings kapag sila ay nanalo. At ito ngang si Stephen Curry mga idol ay minak itong kanilang celebration na ito. Inasar nga sila neto ni Stephen Curry. At hindi lamang yan mga idol dahil sa fourth quarter din itong si Stephen Curry with 6 minutes left at namang ang Warriors ng 19 points ay sinabi nga neto ni Steph sa crowd ng Sacramento, "You're not ready for this. You are not ready." Pagpapatungkol niyan mga idol for sure sa kanyang ang sarili at ang kanyang performance at pati na nga rin sa Golden State Warriors na hindi pa nga daw handa itong bata, inexperienced Kings team laban nga dito sa veteranong team ng Golden State Warriors, decorated ng championship at talaga namang sobrang experience. Kaya nga yan mga idol ang pangtatrash talk ni Stephen Curry sa Kings in the middle of the game. And then mga idol, sa locker room nga ay itong si Coach Kerr ay ni-recognize. Ito nga ang ginawa ni Stephen Curry na 50 points sa kanilang Game 7 win or go home. At napangiti na nga lang itong si Stephen Curry. Sabi rin dito ni Coach Kerr na ito nga daw game na ito, itong panalong ito ay ang example, ang patunay kung bakit itong Golden State is a championship caliber team. At napag-usapan na rin natin ang pangasar ni Stephen Curry, ito na nga rin pangasar kay Dillon Brooks. Well mga idol, hindi ko alam bakit naglalakad ito nga ang mga Memphis Grizzlies players pabalik nga sa kanilang hotel matapos na malaglag nga sila ng Lakers sa playoffs. At dito na nga nakita ng Lakers fans ang tsansa na ma-troll, maasar nga itong si Dillon Brooks. At mga idol, may subtitle pa tayo dyan. Panoorin natin ito. At pag-usapan na nga natin ngayon itong mga nasabi ni Dillon Brooks matapos nga siyang malaglag neto nila LeBron at ng team ng Lakers sa first round pa lamang. Natanong itong si Brooks kung pinagsisisihan niya ba nga daw ang sinabi niya about kay LeBron James after ng game 2 win nila na nagbigay nga daw ng extra at unwanted attention sa Grizzlies team na maaari nga daw nagbigay ng extra motivation dito kay LeBron para nga lalo pang galingan sa series na ito. At ang naging sagot nga dyan ni Dillon Brooks ay hindi niya daw yan pinagsisisihan dahil ganun nga daw talaga siya as a player. Isa nga daw siyang competitor as siya ay nag-compete. At feeling niya nga daw iyon ay hindi nagbigay extra motivation dito nga kay LeBron James para galingan pa. Dahil kababalik nga lang daw neto ni LeBron sa playoffs after na hindi sila pumasok last year. So feeling ni Brooks na yon ang naging extra motivation ni LeBron para nga mas galingan pa against nga dito sa Grizzlies team. Sabi pa ni Brooks na he was ready to play nga daw pagpapatungkol niya kay LeBron. And sa kabuuan daw ng series ay tinalo lang daw talaga sila ng mas better team na team ng LA Lakers na kumpleto nga daw. At sa panguli, sabi niya na pagpapatuloy niya lang daw ang kanyang ginagawa. I will continue to be me at patuloy nga daw siyang mag-i-improve. Yan nga mga idol ang mga nasabi ni Dillon Brooks after ng tatlong beses yata siyang hindi umattend ng post-game interview matapos ng kanilang mga talo. At nagresulta yan mga idol sa $25,000 na fine.